لو لو All right, so welcome. Welcome, 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 welcome. Ay, narinig ba ako? Yes. Live na tayo. Right. Yes. Good evening sa lahat. Malapit na webinar Wednesday. Webinar Wednesday sa inyong lahat. Magandang gabi at welcome sa ating daily live webinar. Inform ka ulit lahat ng mga members at lahat ng mga attendees. On a daily basis, Monday to Friday, meron tayong live training webinar na ginagawa tuwing 9 o'clock p.m. So tuwing 9 o'clock p.m., dapat i-reserve mo na yan para umaten dito sa ating webinar serie. No, kung merong kalye serie, kung merong telye serie, tayo merong ano, merong webinar serie. Okay? At hindi ka namin paiiyakin dito, hindi ka namin bubula-bulahin, no? Dito tuturuan ka namin ng mga skills and knowledge na magpapayaman sa iyo at makakatulong sa iyo para maging successful sa iyong business. So, sa lahat ng serye, alam natin, ito yung pinakamaganda. Okay, so make sure na attend kayo all everyday. Okay, everyday, from Monday to Friday. And now, ang malapit, everyday iba-iba yung topic natin. Okay, everyday iba-iba yung topics natin. Kagaya kahapon, vlogging. We talk about vlogging noong Monday, about personality development, about character, developing your character. And tonight, okay, malupit yung magiging topic natin dahil it's all about Facebook. No, sino sa inyo may Facebook account? Siguro, sino sa inyo wala pa? Okay, siguro lahat naman nandito meron na. Okay, almost lahat na siguro nandito meron ng Facebook. Alam natin na yung mga tao ay nasa Facebook. Okay? So dapat alam na alam mo kung paano i-maximize, paano i-leverage yung Facebook sa iyong business. Okay? Kung yung iba ginagamit yung Facebook sa pagkikipagtsismisan, no? Sa atin, gamitin natin siya sa ikakaunlad ng ating mga negosyo. Okay? Dahil napaka-powerful ng mga social media, especially yung Facebook. Okay, di ba? Kakatapos lang ng halalan, alam nyo naman na naging malaking part ng mga nahalal na kandidato yung Facebook. Talagang nakikita natin, ni-leverage talaga ng mga kandidato yung Facebook, no? Active na active. Ganun ka din dapat sa Facebook. Kailangan active na active ka rin sa pag-promote ng iyong business, sa pag-leverage ng Facebook para makakuha ng mga customer. So sino sa inyo, tatanungin ko kayo, for first question for this evening. Excited ka bang malaman kung paano gamitin si Facebook para maging profitable ang iyong business? Okay, sabihin mo nga dyan, yes. Kung excited ka, dahil yun ang pag-uusapan natin, no? The profitable Facebook. Okay? At ang magiging trainer at speaker natin for this evening ay walang iba kundi ang co-founder ng Ignition Marketing, ng ating community, no? Isa sa mga top leaders ng online network marketing at affiliate marketing dito sa Pilipinas. Walang iba, papakilala ko na sa inyo para dire-diretso na tayo. Right now, may 100 attendees na tayo. Walang iba kundi si Coach Mau Magallanes. Brother, are you ready to go? Ay, nawala. Okay, sige, antayin lang natin. Batiin ko lang muna. Maglalag-in lang siguro ulit pabalik yon. Pero habang inantay natin si Mau Magallanes, pati ko sila Ray, si Oi, si Arvin, yan. Excited na silang lahat. Si Eugene, si Maria. Pero sige bro, ayan, ito na. Inaantay natin na ating coach, Mau Magallanes, bro. Alright, so good evening sa inyo lahat. Good evening. Okay naman yung voice ko, bro. Okay naman. Ano, hindi naman siya nagde-delay.
Ay, hindi naman, hindi naman. Okay, so ayos, 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 ayos. I'm so excited, okay, no, na mag-speak ulit ako sa inyo or magtotalk ako sa inyo. Mag-share ako sa inyo ng mga experiences and mga strategies na natutunan ko, okay? Within 3 years ng pagiging internet entrepreneur ko. So I'm so thankful na nagkaroon ulit ako ng pagkakataon para humarap sa inyo, okay? Magsalita sa harap ninyo and i-share sa inyo yung mga knowledge na nalalaman ko at nagbigay ng resulta at nagbigay ng mismong result na meron ako ngayon. Okay? So basically ang pag-uusapan natin dito is Facebook, okay? How to earn money or to have a Facebook account or a Facebook profitable Facebook. Okay? Yun yung topic natin ngayon. So basically gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga experiences ko at kung ano yung mga bagay na pwede niyong kapulutan ng aral and maybe this is the lesson na gusto mong maintindihan dahil dito ipapakita ko sa inyo clarity. Wait lang ah. Clarity. Ang lamig kasi. Okay, so papakita ko sa inyo yung clarity at kung ano yung step by step na kailangan mong gawin, okay, to have a profitable Facebook account. Okay, so marami kasi mga tao, katulad ng sinabi sa inyo ni Bro Edward kanina, maraming tao na sobrang distracted. Sa ngayon, nakita ko sa Facebook account ko, inalis ko yung yung parang note ko for my Facebook, so yung script ko para sa Facebook account ko, which is don't distracted by Facebook, dahil nakaganon ako dahil ayoko nang nadidistract sa timeline ko. Ngayon parang nung pagkabukas ko pa lang, kitang-kita ko na yung trending social media and Facebook. Okay, so anyway, ang gusto ko lang iparating sa inyo is kung paano niyo i-maximize yung Facebook account ninyo, okay, to have a profitable Facebook account and to have to earn money, okay, on the internet. Okay, so basically simulan na natin siguro wala na ba sila sila Raymond. Okay na yan. Siguro this May 11, 2016. Okay, ang topic ko is the profitable Facebook. Okay? So in this session siguro ano ko na lang isulat ko sa inyo para nang sa ganun malaman niyo kung ano yung pag-uusapan natin for this evening. Okay? So pwede ba ako mag-request sa inyo? Okay, habang isineshare ko itong mga information to, kasi siguro naman kilala nyo, yung iba sa inyo na umatend dito sa webinar na to, kilala nyo na ako kung paano ako mag-discuss ng aking mga lessons or ng mga bullets na inahanda ko. Okay? I'm so generous, okay, about my experiences and mga knowledge na nalaman ko when it comes sa internet marketing or sa pagiging internet entrepreneur. So, hindi nyo makakabisado talaga yung mga information na ipapakita ko sa inyo kung tatandaan nyo lang yan. Okay, so kung gusto nyo talaga na may apply nyo at maintindihan nyo mabuti yung mga bullets or yung mga outline na inihanda ko for this evening's webinar, okay, gusto ko mag-request sa'yo. Okay, kumuha ka ng ballpen at papel or anything journal na i-reserve mo na or i-ano mo na rito para sa ating daily webinar, okay, ng community na to. And make sure na isulat mo yung mga mahalagang key points ng mga lessons namin. Okay, so ang request ko sa'yo is namnamin mo mabuti yung mga bagay na ipapaliwanag ko sa'yo. Dahil ito mismo yung nagbigay sa akin ng resulta at nagbigay sa akin ng pagkakataon para magkaroon ng posisyon, okay, as an internet marketer dito sa Pilipinas. Okay, so basically, hintayin ko kayo, bigyan ko siguro kayo ng mga 5 segundo, 5 to 10 seconds, okay, para kumuha ng papel at ballpen. And pag nakuha na kayo ng papel at ballpen, sabihin niyo dyan sa chat box, I'm ready. Okay, and then didiscuss ko na sa inyo kung paano. Okay, dahil marami tayong pag-uusapan ngayon. Okay, so, ayun. So, kuha muna kayo ng papel at ballpen. And let's start. Okay, so, chat niyo dyan sa chat box kung nakakuha na kayo. Ready for note? Okay, ready. Ready na yung ballpen at papel ko. Papel at ballpen ko. Yun na lang. Yes. Yun. So, ready na si Julius. Si Edna Serene. Thank you so much. Thank you so much. Ang mga ready na. Okay. Ayun. Ready na. Okay. So, kung ready na kayo, yan. 10 seconds naman na rin. Okay. Share ko lang muna yung screen ko para nang sa ganun na
makuhaan nyo ng mabuti. Okay, so, ang lesson natin for this evening is this. Okay, the topic is... Ito na lang, blue. Okay, so ang topic natin for this evening is the profitable Facebook. Okay? Ayoko niyan, masyadong madilim pala, no? Yellow na lang. Okay? The profitable Facebook. Facebook. Okay, so, ang lesson natin, okay, or yung pag-uusapan natin for this evening is this. Okay? So, in this session, first is, you will learn, okay, how to use, syempre, from the topic, from our topic, okay, how to use your Facebook to create profit. Okay? So, gagamitin natin, okay? Papakita ko sa inyo kung ano yung mga paraan na ginamit ko na hindi ko mag-guarantee pero posible na pag ginamit mo rin yung strategy na ipapakita ko at susundin mo yung mga exercises and yung mga ipapakita ko sa inyo mga information about how to market on Facebook, okay? You will earn, okay? Through this social media or through this resource or resources nyo. Okay? So, next is, pag-uusapan din natin how to get the right person. Person for your business. Okay, so mamaya papaliwanag sa inyo kung gaano kalaga, okay, na tamang tao ang dapat ang nakakita ng mga post mo or ng marketing or ng promotions mo sa Facebook. Okay, so papakita ko rin sa'yo dito or pag-uusapan din natin kung paano mo ipoposisyon okay yourself above the competition. Okay? And syempre, so create sale okay, without hard selling. Okay? So basically, how to use your Facebook to create profit, kung paano makikita sa pamamagitan ng Facebook, how to get the right person for your business. Okay, mahalaga yan. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit at gaano kahalaga na maintindihan mo to. How to position yourself above the competition. Parang sa ganun, syempre, ikaw ang titignan ng tao. And syempre, how to create sale without hard selling. So, hindi mo kailangan mamilit ng tao, okay, para lang mag-earn, okay, sa industry na to or sa pagiging internet marketer, okay? No, yun sa atin, okay? So, kung gusto mong matutunan yun, you better watch this webinar until the end or mag-stay ka rito until the end para matutunan mo itong mga bagay na to. Okay, so, bakit importante, okay, so, ano ko lang muna itong, bakit importante na maintindihan mo itong mga information or yung bullets or yung topic ko for this evening? Okay, so, una, kailangan mo maintindihan yung mga information na ipapakita ko sa iyo dito sa webinar to because napakaraming entrepreneur na hindi nila alam yung pinakatunay na purpose, okay, ng Facebook account nila, okay, for their profession. Hindi nila alam, maraming mga entrepreneur or mga taong pumasok sa industriya natin na hindi talaga nila alam yung pinaka purpose or ano ba yung goal nila, bakit sila gumamit ng Facebook. Okay, gumagamit ng Facebook at bakit at ano yung pwedeng maibigay sa kanila, okay, ng tool na to or ng resource na to, which is the Facebook, your Facebook account. Okay, importante rin na tapusin mo tong webinar na to because maraming mga maling paniniwala
kung paano ipopromote yung business or yung offer mo or yung opportunity mo, whatever, okay, sa pamamagitan ng Facebook. At dito, ipapaliwanag ko sa'yo, okay, kung paano mo itatama yung paniniwala niya at kung ano yung tamang paniniwala, okay, para to create sale. Okay, so hindi ko kayo na-hype, but the thing is, ipapakita ko sa inyo yung formula or ipapakita ko sa inyo yung blueprint para nang sa ganun mas maintindihan nyo yun. Okay? Dito rin, ipapakita ko sa inyo kung gaano importante, okay, na maintindihan nyo yung wrong practices na ginagawa ng ilan or karamihan sa industriya natin or yung mga kapwa natin entrepreneur, okay? Kaya hindi sila nagkakaroon ng resulta or hindi sila nagsasucceed at nagkakaroon ng resulta or hindi kumikita sa pamamagitan ng Facebook. Kaya maraming tao na nagsasabi na, oh, online marketing? Okay, pumasok ako sa industriya ng network marketing, so offline. Tapos pumasok din ako sa online, wala rin nangyari eh. Okay, dahil merong mga wrong practices na, alam mo yun, naging habit na ng isang entrepreneur or ng mga taong pumasok sa industriya nito. So, importante na maintindihan mo na, importante na maiwasan mo yung mga bagay na yun. Okay, parang nang sa ganun, siyempre, magkaroon ka ng resulta sa industriya na to. And next is, ayun, importante na maintindihan mo na, alam mo yun, sa industriya natin, hindi mo kailangan maging hard seller. At kung maintindihan mo lang yung formula or yung steps, yung key steps para nang sa ganun maging easy sa'yo, okay, there is a blueprint, okay, para makakreate ka ng sale, okay, easily. Okay, and alam mo yun, hindi ka mahihiya na gawin, okay, para lang kumita ka ng pera. Okay, marami kasing mga tao na alam mo yun, kaya ayaw nila sa industriya natin, okay, sa pagiging online marketer, sa pagiging network marketer, kung nasa network marketing industry ka, dahil recruit daw. Okay, ang hirap-hirap naman yan, namimilit ka ng tao. So dito ipapakita ko sa iyo kung ano yung easy way. Okay, kung ano yung pinaka-easy way kung paano mo mag-close yung tao nang hindi mo kailangan mamilit ng, nang hindi mo sila kailangan pilitin. Okay? So, ito yung maitutulong sa iyo ng ano na to, ng webinar na to. Okay? So, ito yung mga ito yung may maitutulong sa iyo nito. Okay? You will learn the purpose of your Facebook. Okay, kailangan matutunan mo kung ano talaga yung pinaka-purpose ng Facebook account mo. Okay? As an entrepreneur, okay? The clarity how to tap right people. Okay? Kaya nang sinabi ko sa inyo, kailangan tamang tao ang nakakita ng mga posting nyo or ng mga promotions nyo. And how to make them contact you. Okay? Dito, pag tinapos mo itong webinar na ito, malalaman mo kung paano mo. Okay? Kung paano mo magagawa na yung mga tao mismo magko-contact sa'yo. Okay? Mag-inquire at posible. And actually, sa amin, madalas nang nangyayari ito na nagsasabi na lang sila na how to join or how to buy your product. Okay? So, dito ipapakita ko sa inyo kung ano yung strategy na mismong ginagamit namin. And, ayun, yung key steps. Okay? How to present and how to create sale easily. Okay? And create or to earn money, okay, using your Facebook. Okay? So, kung excited ka and kung magkukumit ka na tatapusin mo itong video, itong webinar na to until the end, okay? Please sabihin mo sa akin, okay? At i-chat mo dyan sa chat box natin na I'm so excited, okay? And I'm willing to learn. I'm excited and willing to learn. Ayun na lang. I'm excited and willing to learn. Okay? Ayan. So, hintayin lang natin. Ayan. So, as of this moment, nasa 152 attendees na tayo. Okay? So, ganong kasaya. Okay? Ang paging online marketer. Alam yun? Nasa bahay lang ako. Nasa bahay lang tayo. Nasa bahay lang mga co-coaches natin. Okay? Then, meron tayong seminar or place kung saan nagkikita-kita tayo. Okay? So, yun. Ang dami na nag-respond. Okay, so sila Edna, thank you so much sa mga respond. I'm so excited and willing to learn. Okay? So let's start. Okay, so first is, let me ask you, okay? Let's start this session to a question. Okay, so looking mo to. Okay? Anong sa ganun? May interaction tayo at alam mo yun, pag nakikinig ka lang kasi sa akin, wala, ano eh, parang at 10% lang yung maaalala mo, okay, sa mga sinasabi ko at sa mga pinapaliwanag ng coaches. While pag yung
nakikipag-interact ka or gumagawa ka ng action sa mga information na ipinapakita ng speaker, okay? Alam mo 'yon? It will increase, okay? The percentage na matandaan mo siya within a month or even kahit ilang buwan, okay? Kung nakipag-interact ka at gumagawa ka ng action sa mga pinapakita namin, okay, hindi mo siya makakalimutan. At malaking percentage na magkatotoo. Ayan. Okay, so my question is this. Okay, my first question is this. Okay? So, question. Okay? Ano ba talaga? Ba yan? Ang pangit. Okay. Wait na lang. Ano ba talaga? Tagalog na yan, ha? Gusto ko sumagot kayo, ha? Ano ba talaga ang gamit? Para sa'yo ng Facebook account mo. Okay? So, pwede nyo isagutin yung question na to dyan sa chat box natin. And mamaya, papakita ko na sa inyo kung ano yung mga common scenario and common na ginagawa ng mga tao sa kanilang Facebook account. Okay? Okay, so basically, ito, sagutin ko na rin. Siguro meron na. Ayan, so sige, sagutin nyo sa chat box nyo kung ano ba para sa inyo. Okay? Or pwede nyo sagutin dyan sa journal nyo kung ano ba para sa inyo. Ano ba talaga ang gamit or ano ba yung use ng Facebook account ninyo. Okay? Okay? So, okay? So, some people, okay, ang Facebook account nila is, alam mo yun, for entertainment. Okay? Lang. Ayan, so, okay, so some people, alam mo yun, ginagamit nilang Facebook nila for entertainment. Okay, alam mo yun, yung ano ba yung, ang daming YouTube, ang daming mga videos na nakakatawa, okay, for interesting, alam mo yun, yung parang nagbibigay ng mga nakakatawa and yung mga, alam mo yun, makakapag-capture ng attention, okay, para maubos yung oras lang nila, okay? Maraming tao naman na alam mo 'yun inaabangan nila, okay, sa pamamagitan ng Facebook, inaabangan nila, okay? What's new? Okay? Okay, ano ba yung trending? Okay? So basically ito yung common scenario, okay? Kung paano ginagamit ng mga tao or ng mga Filipino ang Facebook, okay? While gusto ko yung i-congratulate kayo. Okay, na ngayon, umaten kayo rito. Okay, so basically, kayo yung tipo ng tao na gusto ng mga information na, alam mo yun, mailalayo. Okay, dun sa mga sinabi ko nila, which is, ang Facebook, okay, ang Facebook kasi is for entertainment lang. Okay, for the trending or yung mga news, mga bagong news. So, kanina, kung makapansin nyo, okay, nagtatalo pa. Parang nagtatalo yata, okay, regarding dun sa Vice President. Pero, ito lang yung mga assure ko, okay? Almost 60 to 80% of people na umattend dito sa webinar na to, okay? Want to use, okay? Gusto nilang gamitin ang Facebook account nila to earn, or to earn profit. Okay? They want to have a profitable Facebook. Okay, tama po ba? Okay, so kung tama ako, please chat nyo din sa ano natin sa Facebook natin sa chat box natin. Okay, chat nyo diyan kung tama ba ako na gusto mong kumita ng pera or gusto mong gamitin ng Facebook. Okay, not for entertainment,
for new updates or something trending na alam mo yun, for wala lang, okay? Some of the people na nandito sa ano na to, na sa webinar na to is kaya umattend dito is gustong matutunan kung paano kumita ng pera sa Facebook. And the reason why, okay? Kung bakit sinasabi to, because at may mga paraan at may mga tamang mindset ka munang kailangan maintindihan to earn massive on this source or this tool. Okay? So una, kailangan maintindihan na your Facebook is a marketplace. Okay? As an entrepreneur, ha? Okay? Kung marketer ka, okay, at pumasok ka sa industriya na to, okay? Facebook is a marketplace. Okay? For us, as an entrepreneur, Facebook is a marketplace. Okay, alam mo yun, nung last 2013, okay, nung sinimulan ko, okay, na gamitin ng Facebook para sa network ko or sa business ko, okay, may mga kasabayan akong tao eh, may mga kaibigan, may mga kasabayan kami dati, okay, and alam mo yun, dumating yung pagkakataon na alam mo yun, siguro mga ilang buwan, ilang taon, hindi na sila nagpatuloy at hindi nila nakuha yung resulta na gusto nilang ma-achieve. Okay? Why? Because iba yung purpose para sa kanila ng Facebook. Okay? You know what? In order for you to have a profitable Facebook account, or Facebook, okay? Kailangan mong matutunan kung ano yung meaning ng focus as an entrepreneur. Okay, ano ba yung focus? Kailangan kasi na maintindihan natin mabuti yung mindset about how to become a Facebook marketer or internet marketer, okay? Na alam mo yun, marami kasi mga sinasabi nila na marketer daw sila kuno, pero hindi naman talaga kumikita sa Facebook or hindi naman talaga sila kumikita sa industry na to. At alam mo yun, may mga wrong practices silang ginagawa. Okay, hindi ko naman nila lahat, pero some of them, okay, marami, pero hindi ko nila lahat, okay? And gusto kong malinawang kayo, okay, na in order for you to have a profitable Facebook account, kailangan meron kayong clear, okay, purpose sa Facebook account nyo, okay? Which is, you need to see this source or tool as a marketplace, okay? This is a place for communicating, okay, to our target market. Okay, this is a place for you to build rapport. At mamaya pag-uusapan natin yan. Gusto ko lang na i-ready kayo for the mindset. And mamaya mas maging tactical tayo for the lesson na inihanda ko. Okay, so basically, you need to avoid distraction. Okay, yan nga. Kasi maraming mga tao na yung, alam mo yun, tinitingnan nila yung Facebook as an entertainment. Alam mo yun, yung parang wala lang, okay? Wala akong magawa eh, mag-Facebook ako, okay? So, ang reason kung bakit ang mga entrepreneur or yung mga tao na pumapasok sa industry natin hindi nagkakaroon ng resulta, it's because of that mindset, that practices, that belief, okay? Yung practices natin na alam mo yun, pagkagising pa lang sa umaga, punta ng Facebook, tapos scroll ng scroll, okay? Hindi, kahit ilang oras ka mag-scroll, hindi matatapos yan, hindi mo uubos yung timeline mo. Okay? And kailangan mong alisin yun. Kung gusto kong seryoso ka na maging entrepreneur, gusto mong magkaroon ng resulta sa industry na ito, kailangan mo ng focus, kailangan mo na ng consistent na action para magkaroon ka ng resulta nito. Hindi ka magiging consistent at hindi ka magpo-focus kung patuloy kang madidistract sa mga tao kung patuloy kang nadidistract dun sa timeline mo. Okay? So, I want you to remember this, okay? I want you to do this, okay? Okay? Avoid spending your time, okay? Or stop spending your time, okay? On your Facebook timeline, okay? So, use this Facebook account or use your Facebook account, okay, as a marketplace or for communicating or for communication, okay, to build rapport. And mamaya pag-uusapan natin yan. Okay, so paano nyo magagawa yan? Okay, so there's a formula. Meron kayo may inihanda na formula na alam mo yun, ito yung formula na nagbigay sa akin ng resulta
kung paano ko ginamit ang Facebook at kung paano mag-market at mag-promote ng maayos na nagbibigay ng resulta sa'yo. Okay? So basically, gusto ko lang maintindihan mo yung mindset about how to have a profitable Facebook. Okay? In order for you to have a profitable Facebook, kailangan you need to avoid distraction. Okay? Huwag kang magbabad dun sa timeline mo. Okay? Kung may tool na kailangan para hindi ka mag-distract sa Facebook account mo, gamitin mo yun. Okay? So, let me give you an example. Siguro ganito. Okay? Ayan. So, this is my Facebook. Natin. Facebook account. Ayan. So, basically, this is the, ito yung pinaka, ito yung typical na Facebook. Ito yung Facebook. Pag kita mo mga trending. Ayan, si Lenny, saka si, ano ba yan? Si Bongbong. So, makikita mo. Okay, pag ngayon, siguro mga 30 minutes, sabihin mo, mag-wander lang ako dito sa Facebook account ko, mga 30 minutes. Okay? Nagsimula ka ng alas dos na wala ka pa nagagawa, alas dos ng hapon. Kasi, kaka-scroll down mo rito. Okay, so, ang maisasuggest ko sa inyo is, ayan, pakinggan nyo lang lagi itong tao na to. Ayan. Ayan. Ayan lang. Ayan. Pakinggan nyo lang itong tao na to. Ayan. Itong tao na to. Ayan. Yung pangalan na yan, tandaan nyo lagi yung pangalan na yan. Saka yan. At saka yung mga ibang coaches natin. Okay, so, yan lang kailangan tinitingnan sa timeline ninyo, ha? Okay, yung mga tao na yan at yung mga members natin. Okay, so, no, joke lang yan. Pero, ito yun. Ito yung gusto kong malaman nyo na pwede nyong alisin itong dito yung destructive object na to or tool na to dito sa Facebook na to. Okay, and pwede nyong pwede kayong mag-download ng script or ano ba yan, plugin kung saan na hindi kayo madi-distract okay, ng Facebook. Ayan, makita nyo itong Kill News Feed. Okay, so enable ko lang. Hanapin nyo na dyan, search nyo lang sa extension ng Google Chrome nyo. And, ayan, so kung ito mo pag nag-home ako, ay, dito na lang. Okay, well, naka-enable na yun, kung makikita nyo yung timeline ko. Ayan, wala nang laman, kaya nag-load pa siya. Basically, may lumalabas part na to, pero parang wala na. Feature or hindi pa naglo-load. Okay? So, makikita niyo yan. Ayan. So, wala. Zero. So, kailangan, kung gusto mong maging productive everyday at gusto mong magkaroon ng profitable Facebook account, okay, kailangan mo i-apply ito. Okay? Kailangan mag-decision ka at mag-commit ka na gagamitin mo yung script na yun. Ayan, no? Kill News Feed. Okay? At, patayin mo na yung timeline mo. Okay? O, kung gusto mo, iset mo for couple of hours o siguro mga ilang oras sa isang araw, siguro mga 5 hours and gumawa ka ng mga gumawa ka ng mga kailangan mong task na tapusin. Kailangan mong tapusin yung mga task mo. Okay? So, mag-set ka ng time. Okay? And i-open mo yan kung gusto mo. Pero usually, kung gusto mo talaga maging productive everyday, okay, use this tool. Okay, para nang sa ganun, hindi ka ma-distract. Okay? And, ayun, yun kasi ang key. Okay? That is the foundation how to use your Facebook. Okay? Is to avoid distraction. And yung timeline natin, yan yung ang pinakabagong spelling ng distraction is yung Facebook timeline. Okay? Okay, new term of distraction is the Facebook timeline. Okay? Sa pagiging internet entrepreneur na timeline. Okay? Yeah. Facebook timeline natin is the new term for distraction. So, kailangan inaalis na natin yan. Okay? Or mag-decide ka na alam mo yun, mag-decide ka na minsan alisin mo to para maging productive ka. Okay? That's the foundation for having a profitable Facebook account. Okay, so next is this. Ayan, so
Ayan. Bago lahat, bago ako mag-proceed dun sa blueprint or dun sa step, okay? Gusto ko na mag-commit ka or gusto ko na may gusto kong makita yung mga tao na magko-commit na i-off na nila yung newsfeed nila at magsisimula na sila maging productive at gagawin yung mga information. You know what? Marami kasi alam yun kung nanood ka from day one or nung May 1, ano ba? Nung first day ng online webinar natin, daily webinar natin, I'm sure marami ka natutunan. Pero bakit hindi ka pa rin nagkakaroon ng resulta? Bakit hindi ka pa rin ba't hindi ka pa rin nagkakaroon ng resulta na gusto mo? Ba't hindi pa rin i-apply yung mga lessons na itinuro namin? Alam mo kung bakit? Distracted ka. Okay? And all you need to do is to focus. Okay? Kailangan maging productive ka. Ulit. Okay? From the word focus. Okay? Kailangan mong, ano mo yun? For me, the meaning of focus is to, ano, alam mo yun? It's a deletion of everything. Okay? It's a deletion of everything but one thing. Okay? Kumbaga, isa lang yung, kung ang focus mo ngayon is gumawa ng content for your marketing, yun lang dapat yung ginagawa mo at ang lahat ng ibang ang mga project or yung ibang bagay, idinidili mo yan. Okay? Kumbaga, ito lang yung focus mo. Okay? So, kung gusto magkaroon ng profitable Facebook account, kailangan maging focus ka sa mga information or kailangan mong maging focus kung saan kung ano yung project or yung goal mo. Okay? Kasi sabihin mo naman, ay enough ko yung timeline ko eh, hindi ako makakapag-post, okay? No, makakapag-post ka pa rin, punta ka dun sa profile mo or sa fan page mo, makakapag-post ka pa rin ng promotions mo. Okay? So, yung timeline mo lang kumbaga para hindi ka ma-distract. Yun lang gusto kong i-off mo. Okay? So, makakapag-commit ba kayo? Sino makakapag-commit? Okay? So, ayan. So, I will turn off my, ayan na, i-chat dito sa chat box natin. I will turn off my Facebook timeline. Okay? And sa mga updates naman natin, ayan, may mga email naman kami and dun sa notification. So, makikita niya rin. Okay, so gusto ko makita sa chat box, I will turn off my Facebook FB timeline. Okay. So, may mga nag-commit na sila. Jessica, thank you so much sa mga sumagot. Sa mga hindi, kailan pa? Bahala kayo. Okay, kung ayaw nyo, no problem. Okay? So, this is what I want you to learn. Okay, ito talaga yung pinaka-content na gusto kong maintindihan nyo for this session. Okay? And ito rin yung mismo ginamit ko at nagbigay sa akin ng resulta. Okay? Sa pagiging internet entrepreneur. Okay? So, basically, tinawag ko to as a blueprint. Okay, sulat ko para meron kayong kopya. Okay, so yeah. So isulat ko. Okay. So meron akong ginawang formula kung paano kayo kikita sa pamamagitan ng Facebook. Okay, so this is sa panahon na, sa mga oras at bibilisan ko na lang. At ito yung pinakamahalagang part ng ano natin, ng webinar session natin, which is ito. First, okay, this is a blueprint. Mm-hmm. To profitable. Facebook. Uh-huh. Facebook. Okay, so step one, here's our step. Okay, step one, it's this. Okay, get the right person or people for your business. Okay? So, naisulat nyo ba? Make sure na isulat nyo to. Okay?
Ito, one of my mentor, okay, one, isa sa mga mentor na sinusundan ko, ito yung sinabi nila, ito yung sinabi niya, if you market to everyone, you are marketing or promoting to no one. Okay? So, ibig sabihin, alam mo yun, sa paggawa ko ng ano na to, ng blueprint na to, or ng bullet na to, nag-search ako, and alam mo yun, dito pa lang sa Pilipinas, okay, yung ang bilang ng Pilipino or ng mga tao rito sa Pilipinas is nasa 101 million na. Okay? So nasa 101 million na. Okay? And at sinearch ko rin, okay? Nakita ko na may 41 million na out of 101 million, 41 million na ang may Facebook account. Okay? Dito pa lang sa Pilipinas 'yon. Okay? So 41 million. Okay? Maraming nagsasabi na okay, so pumasok sa industriya na to dahil online, napakaraming pwedeng maabot nito. Okay? Gamitin ko lang ang Facebook, ay 1 billion, 7 billion ng tao sa buong mundo, kaya kong i-market, kaya kong i-promote tong product or service nito sa mga tao na to. Okay, sa 7 million, sa 7 billion na to. Okay? So basically pag ganun yung ginawa mo, you're marketing to no one. Okay? So ganun lang, ganun din dito sa Pilipinas. Okay? As of this moment, 101 million na ang tao dito sa Pilipinas and 41 million na, okay, ang may Facebook user. Okay? At dun sa 41 million na yon, kung i-market mo lahat 'yon, okay? At meron kang certain, alam mo 'yon, hindi lahat ng tao is interesado dun sa offer mo. Okay? So kung magma-market ka dun sa mga tao na yon or i-consume yung 41 million na yon na Filipino na may Facebook user, okay, masyadong, alam yung broad yung pinagma-market mo or yung pinagma-marketan mo or yung target market mo. Okay? So, your step one is this. Okay? Get the right person for your business. Okay? So, out of 41 million na Facebook user, kailangan alam mo kung sino yung target market mo lang. Okay? So, paano malalaman yun? Kailangan, magsisimula yun kung sino yung gusto mong i-attract. Okay? Marami kasing tao na alam yun, nagmamarket na lang sa Facebook, okay? Kung sino-sino lang pinagpapakitaan nila ng business opportunity or ng offer nila or ng network or ng company nila. Kung kani-kanina lang sila nagpo-promote. And that's the reason kung bakit walang pumapansin sa mga posts mo. Okay? Dahil hindi sila interesado. So, what I want you to do now is to know the right person or to know the right people, okay, for your offer. Okay, kailangan malaman kung sino yung mga tamang tao para sa business mo. At para malaman mo yun, you need to create your own avatar or you need to create your target market. Okay, so paano ang paraan? Kailangan, as a marketer or as an entrepreneur, we are a solution provider. Okay, as a marketer, our role is to teach people, or marketing is teaching, and our role is to inspire and instruct people. Inspire using your product, okay? Let's say, for example, using our product, which is information products, ang niche namin or market namin, ang purpose or ang vision or ang gamit ng mga ng target ng ano namin ng product namin is to teach other people. Ano yung inspiration doon? Okay? Na matutunan ng bawat tao or ng bawat Filipino kung paano magma-market talaga sa internet ng tama. Okay? That's why we teach you some of our system, right? From the previous topic of this webinar, okay, last week and this week, kung mapapansin niyo, nag-share kami ng iba't-ibang paraan kung paano mag-market sa internet at ano yung mga effective ways kung paano mag-market at ano yung mga strategies na nagkakaroon tayo ng resulta. Okay? So, our purpose or as a marketer, okay, your purpose or your role is to inspire and instruct. Instruct is to teach. Okay? So, basically, in order for you, kung gusto mo na magkaroon ng target market ng tamang tao, okay, kailangan piliin mo kung sino yung gusto mo lang pagmarketan, okay, dahil kung magma-market ka nga sa lahat ng tao
or lahat na, sa 41 million users ng Facebook, ng Facebook, okay? Kung doon ka magma-market, wala talaga alam mo yun, hindi mo matatap kagad yung 41 million na tao niyon. Why? Kasi si Facebook, hindi rin niya pinapakita, okay? Kung kanino lang yung mga post mo. Hindi ibig sabihin na pag nag-post ka sa timeline mo, 41 million kagad na makakita niyan. Okay? Kumbaga, pipiliin lang niya, it's either friends mo, okay, friends mo, or yung friends ng friends mo, and may process yan. Kumbaga, hindi yan pagka-post mo, doon lang makikita na ng kalahatan yan. Hindi. Okay, hindi ganun tumatakbo. So basically, kung gusto mong mag-market sa internet at gusto mong gamitin ng Facebook para mag-market or mag-promote, kailangan meron kang tamang tao na pinagmamarketan. Okay? So, let's start to know your avatar. So kailangan alam mo yung target market mo. Okay? So, share ko lang yung screen ko. So your first step, okay, ay yung key point, okay, for your step one, which is to get the right person for your business, is this. You need to know your avatar. Kailangan mong malaman kung sino yung tamang tao para sa business mo. Okay, dahil pag yung nag-market ka lang sa kahit sino, okay, walang papansin ng offer mo. Okay, first of all, ito, know your avatar. Okay. Avatar. Or, in short, your target market. Ayan. Kala ko walang grid. Okay, so, you need to know your avatar. O sa paanong paraan? Okay? Kailangan mong malaman kung sino ba talagang gusto mong sino yung mga tao na gusto mong makita ng offer mo. O, let's say, for example, eto. Okay? Ang pangalan nito is James. Okay? Let's say, for example, si James ay tinatarget mo, kailangan alam mo kung anong uri ng tao si James. Okay? Kasi, let's say, for example, in order for you to attract this person, si James, kailangan meron kang same interest with this person. Okay? So, kailangan, alam mo yun, makuha mo yung attention nitong James na to. Or nung target market mo. Okay? So, kailangan makuha mo yung pinaka-purpose or yung... Wait lang. Ayan. So, basically... Boom! Nawala! Magic, no? Tayin lang natin. Siguro, na-disconnect lang. Pero so far, maraming bang natututunan, guys? So far, maraming bang natutunan? So, yan. Antayin lang natin si Coach Mau, ha? Naglalagin lang. And that's correct, no? Kailangan meron kang prospect avatar o meron kang clear idea, okay? Or clear visualization kung sino ba talaga yung mga tipo ng tao na bibili o sasali sa business mo. Okay? Hindi pwedeng you started broad kagad, no? Sa huli, pwede ka na mag-expand, magdagdag ng mga target prospects. Pero sa una, kailangan very specific. Now, for example, ito ha. Ito magandang example to para kung gaano ka-importante yung pagkakaroon ng niche market o pagkakaroon ng very little or very focused target market. For example, nung nagsimula si Facebook, sino yung target market niya? Di ba buong school niya lang? Yun lang yung target market niya. Hindi niya pa iniisip yung isang states. No? So, dyan siya nagsimula. Okay? And dahil ginawa niya yun, na-address niya ng mabuti kung ano yung mga gusto ng mga target users and target prospect niya. Ayan, Facebook yan. Ha? And ano pa ba? Alam niyo PayPal, malamang alam niyo PayPal. PayPal nagsimula yan as a first email-based payment solution. Okay, pero dati
hindi ka basta-basta makaka-access sa PayPal. No, ang unang magiging customer niyan ay yung mga gumagamit ng ano, ng ang tawag dito, eBay. Okay? So nagsimula sila sa maliit na market. So ganun din tayo, no? Sa mga sa internet marketing, online marketing, kailangan maliit lang din yung niche mo na yun, okay? For example, tatargetin mo ba eh mga business opportunity buyers na nasa network marketing? Yun ba yung target market mo? Or mga online marketers, na mga affiliate marketers? Okay? Yun lang ba muna? So it's up to you, no? Pero yung if you are selling an opportunity, okay, you are in a business opportunity market. So napakaraming ano niyan, napakaraming sanga niyan, no? Pwedeng pumunta sa network marketing niche, sa online marketing niche, no, sa affiliate marketing niche, sa baba. Sa mga bloggers, etc. Okay? Ayan na bro. Sige bro, tuloy mo na. Nawala pala ako. sorry guys. Okay, so, yun nga. So, saan ba ako na web? Sabi ni JR dun daw sa ano, know your avatar. Okay, so basically, continue natin. So, step one natin is get the right person for your business. Okay, so kailangan kasi na, basically, marami kasing mga tao na kung kanikinin nyo lang, ito yung point. Marami kasing mga tao na kung kanino na lang nagpo-promote or alam mo yun, kala nila pag nag-post sila sa Facebook account nila is immediate makukuha or makikita ng 41 million tao or Facebook user kung ano yung pinopromote nila. Okay? No, hindi ganun tumatakbo ang Facebook or yung pagpo-promote ng business mo or ng offer mo sa Facebook. Okay? So, ang kailangan mong gawin is malaman mo kung sino talaga yung target market mo from that 41 million kasi hindi naman lahat ng tao is gusto talaga or interested na okay sa business mo, okay? And as an internet entrepreneur and good practices, kailangan ikaw mismo sabihin mo sa sarili mo na hindi mo trabaho na pilitin yung mga tao na magustuhan yung industry mo dahil maraming mga tao na gusto yung industriya mo. So sa papaanong paraan, kailangan mong malaman yung avatar. Yun nga, tayo naputol is to know your avatar. Kailangan malaman kung sino yung target market mo from that 41 million person or ng people dito sa Pilipinas. Okay, so paano yung paraan? Ito, maghanap ka ng tao. Okay, so pinakita ko na sila si James. Pinakita ko na sa inyo si James. Okay? Okay. Saan napunta? Yun. Pinakita ko na sa inyo si James. And, kasi for example, James ang name or ito yung representation ng tao na gusto mong tulungan, okay, sa pamamagitan ng products and services mo. Okay? And itong si James na to, okay, ay malungkot. Okay? And para ma-attract mo tong tao na to, okay, which is, kunwari, ito yung target market mo, okay? Ito yung gusto mong tulungan, okay? Para matulungan mo tong tao na to, okay, kailangan mong mahatid tong tao na to. Para makuha mo yung attention niya, kailangan mong matulungan to, or kailangan mong pakita dito sa target market mo na to, or kay James na to, okay, ng mga paraan kung papaano siya sasaya. Ano ba yan? Ba't yan yung drawing ko? Okay. Pamewang pa, no? Okay, so happy. Okay. So basically, para ma-attract mo tong si James or yung target market mo, okay, kailangan mo siyang matulungan. Kailangan mo siyang matulungan at para nang sa ganun, no. Para matap mo tong target market mo or makuha mo yung attention ng mga tao from the 41 million out of 41 million na Facebook user, okay? Kailangan mong magbigay, okay? Kailangan mong malaman or kailangan mong alam mo yun, magbigay ng information na makakatulong sa tao na to. Okay? Parang sa ganun
matap mo to at ma-attract mo tong tao na to, and alam mo yun, malaman mo kung sino yung kung paano mo siya matutulungan. Okay, yun yung ibig ko sabihin. Okay, so para magawa mo yan, first is kailangan mo malaman kung ano yung mismong kung saan interested yung si James na to or yung representation ng target market mo. Okay? So let's say for example, ito si James. Okay? At ang interest niya is ang interest niya is matutunan kung paano mag-market sa internet or network marketer siya. Okay? At gusto niyang matutunan kung paano gagamitin ng internet para okay? Para i-promote ang network marketing niya. Okay? So ibig sabihin, interest tong network marketer na to, okay? Para matutunan kung paano gagamitin ng internet to earn. Okay? Okay, so first of all, kailangan mo malaman yung age nito or kailangan mo malaman yung pinaka, alam mo yung description ng tao na to. Okay, so syempre, network marketer siya. Syempre, ang target market natin is Facebook siya and Facebook user. And ano pa ba? Pwedeng earnings or interested siya. Sabihin na lang natin na itong yung mga out of 41 million ng tao gusto mong ma-attract is mga network marketer and internet marketer or yung mga tao na gusto matuto sa internet kung paano nila ipopromote ang network marketer nila. Okay? Kailangan mo ng strategy kung paano mo itatap or i-attract yung mga tao na to. Okay? First thing is syempre ituturo ko muna sa inyo yung free strategy kung paano mo itatap yung mga tao na to. Okay? Is this. Okay, step one is to join. Okay? Your Facebook group. Okay? Bro, nawala audio mo. Bro, nawala audio mo. Ayan, yan. Yan, okay yan. Okay.
Sige, sige. Yan. Bali, in order for you to tap the your target market, okay? Saan nawala yung audio ko? Ang banda. Doon sa nagsusulat ka na, sa block. Binagsulat ka. Okay, okay, okay. Sige, sige, sige. Ayun. So basically ganito, ulitin ko na lang ulit. Okay? So, in order for you to tap the person, okay, from your target market, okay, kailangan mong yung first step mo para makuha mo yung ano, to tap the right person, okay, para dun sa mga Facebook user, kailangan mong sumali, okay, sa mga group, okay, join Facebook group, okay. First is to join Facebook group. Okay? So, pag nag-join ka sa mga Facebook group, and make sure na yung mga Facebook group na sasalihan mo is with the same interest. Okay? With the same interest ng pinopromote mo. Let's say, for example, nasa network marketing industry ka, kailangan yung mga tao na pag, yung mga Facebook group na sasalihan mo is with the same interest or which is nandun din sa industriya mo. And make sure na yung Facebook group is active. Kasi kung hindi active yung Facebook group na sasalihan mo, wala rin. Okay? So, pag nakapag-join ka na sa Facebook group mo, just like I said earlier ago kanina dun sa Facebook ano natin, ito, pinakita ko sa inyo yung mga group page kanina, group page na meron ako. Actually, marami nga yun, gaya ng sinabi ko kanina, na alam mo yun, ilang group ba to? Madami akong group page dahil ito rin yung mismong ginagawa ko dati nung nagsisimula pa lang ako, is nag-a-add ako ng mga tao or alam mo yun, pinupuntahan ko yung mga Facebook group kung saan na maka-attract ako or matatap ko yung mga alam mo yun, yung mga tao na with the same interest. Okay, our goal is to tap, okay, our goal, okay, this tool, okay, yung group page na to, yung mga group pages na to, ang reason kung bakit sasali ka rito is kailangan mo itap yung mga tao with the same interest. Let's say for example, dito sa ano ba to? Sa yan, maghanap tayo ng mga network, ayan, networkers arena. Okay, kung pagpunta ka rito sa mga group pages, ay ano ba yan, princess na ayun na. Ano ba yan? Ba't yung mga group pages ako na ganito? Okay, so, ayan, sige, wait lang. Hintayin lang natin. Okay, so, ayan, maghanap ka ng mga right target niche or right group pages with the same interest kung ano man yung pinopromote mo. Let's say, for example, nasa network marketing ka, okay, maghanap ka ng mga network marketing group pages and make sure na yung sasalihan mo is mga active yung mga members. Okay? So, ito yung mga... So, sa ngayon, siguro hindi ako makakita ng mga active na... Yan, active si Pro Edward, Marketing Group of the Philippines. Okay, so, kung makikita mo, sa mga group pages may makikita, ayan, makikita mo yung mga potential na member na pwede mong matap, 8,297 members with the same interest, which is yung multi-level marketing or network marketing. Okay, so malaki yung potential na yung mga tao dito sa group pages na to is ma-itap mo or i-contactin ka, okay, kung i-apply mo yung susunod na step na ituturo ko sa'yo. But the thing is, kailangan mo mag-join ng group pages para lang makapag-attract ka ng mga, alam mo yun, ng mga tao with the same interest. Okay? Kumbaga, i-add mo, okay, yung mga active member ng mga group pages, okay, na active. Okay? So kung may makita mo, kung active, may mga tao na active dito, let's say, for example, ito sila, yan, si Edward, o pwede mong i-add dyan dahil network marketer or internet marketer siya. Okay? So, with this, may same interest sa'yo. Okay? Pwede mong i-add yan. Okay? So, para i-maximize mo lang
Okay, so yan, marami na rin, ayan, so marami nag-a-add sa akin dahil ganun yung ginagawa nila. Okay, so basically, mag-join the join group, okay? Kumbaga, ang purpose mo nandito is to have connection with the people with the same interest, okay? Dahil ito yung mga tipo ng tao na tama para sa niche mo or dun sa business mo, okay? Pero hindi ko sinasabi na i-add mo tong mga tao na to para mag-bash or, alam mo yun, paliguan ng mga promotions mo. Okay, kumbaga, ang kailangan mo lang is itap mo yung mga right market or right person or right people para sa business mo. Okay, so pwede mong i-add dyan. Kasi for example, kukuha pa nga tayo ng ibang group pages. Hanap tayo ng mga active group. Ano ba yan? MLM word. Tingnan natin. Yan, meron mga 10 post. Yan. Kung makikita mo, may mga active user, 3 hours. Okay, and then, kaso parang mga ibang lahi. Okay, so, mahalaga rin na and i-add mo yung mga Filipino. Okay? Saan ba? Saan ako makita? Okay. So this is the free strategy kung paano mo ma-attract yung mga tao na with the same interest. Yan, MLM news, tingnan nga natin. Okay. Ayan. Ibang lahi na naman, ba't ganun? Yan. Sige, na pa tayo. Making money online. Ayan, may mga bagong potentials na muna ito. Ayan. masamang adhikain tong group pages ito. So basically, ito lang yung idea. Kailangan mag-join sa mga group pages. Okay, mag-join ka sa mga group pages tapos mag-add ka ng mga active user ng group pages na 'yon. Pero wag mo silang i-PM or magse-send ng message sa kanila. Okay? Ang purpose lang kung bakit mo sila i-add dahil for connection. With the same interest or with the people with the same interest. Connection with the people, okay, with the same interest. Okay, kailangan mo lang itap itong mga to para magkaroon ka ng connection dahil meron kayong same interest. Okay? And then, ang gagawin mo is yung ipuproceed tayo sa next step, which is yun nga, kailangan mo na silang i-attract. Okay? Pero bago yun, okay, merong dito sa step na to, okay, kung paano mo itatap yung mga right person para sa business mo, mayroon ding mas mabilis na paraan, which is hindi mo kailangan mag-join ng group pages. Okay, ito kasi ito yung strategy na ginamit ko nung nagsisimula pa lang ako nung wala pa akong budget, okay, for paid ads para i-attract yung mga tao with the same interest. Pero merong isang paraan kung paano naman mas madali, pero yun nga lang, kailangan mong mag-spend or mag-invest ng konti, okay, para ma-attract mo yung mga tao. Okay, so let's talk about Facebook ad kung paano mo i-attract yung mga tao na to. Okay, so siguro naman familiar na kayo sa Facebook fan page. Okay? Okay? At dito rin itong Facebook fan page na to is may kakayanan kung paano ka makaka-attract ng mga tao with the same interest. Okay, let's say for example, itong Facebook account, Facebook fan page ko, okay, ang mga tao dito, is ang mga nag-like dito is with the same interest dun sa pinopromote ko, okay, or dun sa niche, or yung sa market niche ko, which is mga network marketers, mga internet marketer or mga marketer na gustong gamitin ng internet. Kumbaga, yun yung mga target niche ko or ito yung mga taong nag-like ng fan page ko. And as of this moment, meron akong 10,900 yata. Mag-11,000 na like. Okay, and this people or yung mga tao na nag-like dito sa fan page ko, and 10,937 is yung mga tao mismo, yung mga tao na interesado sa industriya ko, which is network marketing, internet marketing, online marketing, affiliate marketing,
Okay, so kumbaga yun yung tinap ng fanpage na to. And pag pag ganito ang ginawa mo at pag nag-post ka, okay, malaki yung possibility na may mga nagko-comment, may mga nagla-like, okay? Kung makikita nyo, ayan, marami nagko-comment sa mga videos na ginagawa ko, sa mga post ko, okay? Dahil yung mga tao na, tag dito, mga taong nag-like ng fanpage ko na to is mga targeted or yung mga with the same interest, mga person na may with the same interest, okay? So, the same lang sila ng purpose, okay? Yung group pages, okay? Ang ano lang doon is, ikaw mismo yung mag-a-add, okay? Ikaw mismo yung mag-a-add doon sa mga tao na gusto mong itap or mga tao na with the same interest. Okay, kumbaga yun, ikaw yung manual na ikaw yung mag-a-add sa kanila. And ang isang ano doon, isang disadvantage doon is yung Facebook mo is limit lang for 5,000. Okay, ako kasi nagbubura-bura ako, okay, and hindi ko rin, nagli-limit lang ako ng i-confirm ko dahil puno na yung Facebook account ko. So, magpa 5,000 na. So, open ako para sa mga mag-i-inquire or yung mga talagang willing na mag-join sa opportunity ko. So, nagbabawas ako ng konti. Okay? So, pag sa Facebook timeline ko. So, yan yung disadvantage pag yung ginawa mo yung first strategy which is mag-join ka sa group and itap mo yung mga right people para sa business mo. I-add mo sila as your friend. Okay? Pero wag mo muna silang promotan. Okay? Mamaya pa-proceed tayo kung paano mo i-attract yung mga 'to. Okay? So gusto ko lang matutunan, gusto ko lang maintindihan mo kung paano mo itatap yung mga tao na nasa Facebook group. Okay? Para nang sa ganun, sila yung makakita ng mga posting mo or meron kang right target, okay, for your business. Okay? Ganun din yung purpose ni Facebook fanpage. Ang kagandahan lang dito, kahit millions yung mga taong makita ng Facebook account mo, ay ng mga post mo. Dahil dito, ayan, kung makita mo, nasa mag 11,000 na ang follower ng fanpage ko na to, kay Edward siguro, mga nasa 30,000 na yata, 25. Okay, so, sa mga coaches din natin, yung mga ibang coaches din natin, okay, kumbaga, walang limit kung sino yung mga pwede mong i-attract, okay, from your Facebook account. Okay, dahil dito pwede kang mag-add or sila na mismo ang magla-like ng fanpage mo. Okay? Interesado sila sa mga content or sa mga promotions mo. Okay, so paanong paraan, paano magagawa 'yan? Using Facebook ads. Okay? Para ma-build mo 'tong fanpage mo, okay? Kailangan mo ng Facebook ads. Okay? Simple lang. Ayan, kung makita mo, promote your page, punta ka na Facebook ads, siguro mag-spend ka 100 to 200 pesos per day, okay, para makakuha ka ng target market, ng right person or right people para sa business mo. Napakahalaga na tamang tao ang nakakita ng posting mo dahil yun yung isa sa mga fundamental strategies na kinakailangan mo to tap the right person para magkaroon ka ng resulta. Dahil pag maling tao ang nakakita ng promotions mo, masayang lang at posible na hindi ka kumita or hindi ka magkaroon ng resulta. So, mahalaga na mayroon kang ma-attract mo yung mga tamang tao para sa business mo. Okay? So, simple lang, ito, kung makikita mo dito, you can promote your page. Okay? Page like. Ayan, promote your page. Page like. Ayan. Pwede mong ma-attract kung sino lang yung gusto mong mag-like ng page mo. Let's say, for example, from the Philippines. Okay? And then, kung gusto mo na, ayan, kung gusto mong itap yung mga, ayan, dito sa demographic, kung gusto mo mga network marketers, ayan, detail targeting pa. Detail targeting ako. Ayan, wait lang ha. Ba't ganun? Ayaw mag-scroll. Ayan, so demographic. Okay, so sabihin natin, interest. Ayan, interest is network marketer.
Ayan, network marketer. Ayan, a multi-level marketer. Okay, so kumbaga, yung mga niche na to, makita mo yung, ba't ganun? Job kasi. Ayan, network marketer. Makita mo, ayan o. Medyo tama yung demographic natin. Nasa 44 million ang user ng Facebook. Okay? Dito sa Pilipinas kasi naka-ano ka ng Philippines. And pwede mong pababain yan and i-attract lang yung mismong target market mo. Let's say for example, yung mga yung target market mo is yung mga taong network marketer na. Okay? Yan. Job title, here 1,000. Affiliate marketer. Naka-job title na siya. Teka lang, nag-e-error. Ayaw lumabas ng aking local this one. Humihina ang aking internet. Philippines. Ayaw mag-scroll down. Ano nangyayari sa'yo? Uy! Wait lang guys ah. Ayaw mag-scroll down. Ayan. Detail targeting. Ayan. Ay, naka-ano pala yung mga magalianes. This page. Page. Save all gems. Uy, asan na naman yung scroll? Ayaw ah. Uy. Ayaw makisama ni Facebook. Okay? Ayaw mag-scroll. Network marketer. Yan. Kung makita mo yung industry niyan, ba't ganun? Nasa 2,700 lang. Multi-level marketing. Fewer than... Much page selection is smooth. Instead of choosing your page here, you do it later. Tama naman. Facebook page, tama naman. Awesome origins, wala. Location, tama naman. Philippines. Ayaw talaga. Philippines. Detail targeting. Action. Okay. So pwede mong yan. So basically dito sa demographic, pwede mong itap yung mga network marketer lang, mga interesado sa multi-level marketing. Sabaw, ayan, may mga suggestion naman. Mga affiliate marketing. Okay? So, kumbaga, dito, makikita mo kung sino lang yung mga tipo ng tao na gusto mo. Ayan, makikita mo, may 120,000 people, okay, na-reach, okay, from this target market or from this keyword, okay, na ginamit natin. So, from out of 41 million, okay, nakapag-target ka, nang alam mo yun, ano yun, with the same interest dun sa ino-offer mo, which is multi-level marketing or network marketing or affiliate marketing or kung ano man yung products na ino-offer mo. Let's say, for example, ang product mo is weight loss. To. So, pwede ka rin dito. Pwede mo rin ilagay yan dito. Okay? At yun yung mga tao na magla-like dun sa page mo. Okay? Kung meron ka ng fan page. Okay, yun yung magla-like dun sa kung ano yung keyword na inilagay mo rito, yun yung mga ma-attract mo dun sa fan page mo. Let's say for example, ayan, weight loss. Bata. Ayun na, health and wellness.
Ayan, so nakita mo, may 19,000 person, 19,000 people na ang potential reach. Okay, so makikita mo dito, Health is Wealth. Ayan, kung nasan network marketing ka na nag-o-offer ng mga pampapayat or something. Okay, weight loss. Ayan, so pwede mong gamitin itong tool na to, which is yung Facebook ad. Ang sa ganun, ma-attract mo yung mga right person para dun sa fan page mo. Okay, at pag nagawa mo yan, syempre, yung mga mas magiging responsive yung mga tao. Okay? Mas magiging responsive yung mga tao dahil right person yung nakita ng mga offer mo. Okay, sa pamamagitan ng fan page mo. Okay? Ganun din dun sa ano mo, ganun din sa first strategy na ginawa natin, which is dun sa Facebook group. Okay, nag-add ka ng Facebook ng mga tao dun sa from Facebook group, and then dun ka naman magma-market or dun mo naman ipapakita yung mga posting mo. Okay? So, ang mahalaga lang dito, yung step one natin is to get the right person for your business. Okay? Parang ganda lang yan. Ito yung metaphor about our industry. Okay? So, sa industriya natin, kailangan kasi tamang tao yung nakakita ng offer natin. Let's say, for example, ikaw, meron kang business at ang business mo is kape. Okay? So, sino yung target market mo for coffee? Di ba yung mga tao na una umiinom ng kape? Dahil kung i-offer mo to sa mga taong hindi naman hindi naman mahilig magkape, or yung mga tao na bawal sa kanila ang kape, okay, hindi ka kikita. Pero ang best buyer mo for this business is yung mga tipo ng tao na umiinom talaga ng kape. So ganun din sa industriya natin, okay? Lalo na dito sa industry natin, which is ang in-offer natin, is training and information. Okay? Ang right target natin is yung mga opportunity buyer or yung mga tao na interesado na sa industry natin. Okay? Interesado na sa information, okay, kung paano mag-market sa internet. Okay? Pwede rin, which is kung ikaw ang target, ang offer mo is network marketing, okay? Ang best prospects para sa iyo is yung mga tipo ng tao na meron ng experience sa pagiging network marketer. Okay, dahil pag ang gusto mong tao na i-attract or sumali sa iyo is yung alam mo yung mga tipong tao na pipigain mo pa para sumali, mahihirapan kang magkaroon ng resulta at medyo mahihirapan ka na napasalihin to. Okay, so mahalaga na tamang tao ang makakita ng business opportunity or ng offer mo. Okay, so step 2 natin is, let's say for example, meron ka ng right target for your business, okay? Ang step 2 naman natin is this, okay? So ang step 2, okay, so bilisan ko na lang. Okay, so ang step 2 natin, okay, step, step 2 is to place yourself above marketing competition. Bayan, di makita. Competition and gain attraction. Okay, so this is your step 2. Okay, place yourself. See yan, ha? See. Place yourself above marketing competition and gain attraction. So once na nalaman mo na kung sino yung mga target market mo, okay, once na nakita mo na kung sino yung yung best target prospect mo para sa business mo or dun sa opportunity na pinopromote mo, okay, the next step na kailangan mong gawin is i-place mo yung sarili mo above the competition and gain attraction or ma-attract mo yung mga tao na to. So, gaya ng sinabi ko kanina, hindi ka nag-add ng mga tao dun sa Facebook group, sa mga Facebook group, para, ano mo, birahin mo ng birahin ng mga promotions. Ang purpose nun is to connect with them. Okay? To connect with the people with the same interest. And then the next step is to gain attraction. Okay, paano magagawa 'yon? Okay? Ito yung mga common scenario na ginagawa ng mga marketers, okay? Para
kontakin or para mag-promote ng kanilang business. Alam mo, join now. Naalala ko nung nagsimula pa lang ako. Alam mo yun, ito rin yung way ng pagpo-promote ko. Join now. This is the best opportunity of this. This is the best opportunity. Okay, dito sa buong mundo or dito sa Pilipinas. Bago to, pa-iniring. Okay, dito kikita ng malaki. Okay, yun yung mga way ng pagpo-promote ng mga tao. Okay, common na pagpo-promote. Ito rin yung common scenario or common way of promotion ko nung nagsisimula ako. Okay? But the thing is, dahil doon, hindi ko natatap yung mga tamang tao. Nakapagpapi. Hindi ko naman sinasabi na pag ganito yung way ng pagmamarket mo, hindi ka nakikita. But the thing is, kung gusto mo ng, alam mo yun, marami kasi kung naging member na ganun kasi yung pagpapromote ko dati. Tapos hindi mo sila kumikilos. Akala nila, pag pumasok sila sa ganitong industriya, wala na silang gagawin. But the thing is, kung ganun, ang reason kung bakit ganun, it's because of your approach or kung paano mo sila na i-attract. Okay? So, kung gusto mo ng tamang tao para sa business mo, yung tipong tao na magtatrabaho at kung saan mali-leverage ka, kailangan tamang tao. Okay, first step is, kailangan tamang tao yung na-attract mo and tamang promotions din ang ginagawa mo sa kanila. Okay? So, sa paano paraan? Okay? You need to place yourself above the competition. You need to place you need to separate from the 98% of people, common people, okay? Common ways of marketing, okay, ng mga tao, okay? So maraming tao na alam 'yon, join now this the pioneering stage of this company. Ito yung pinaka best na compensation plan, yan yung mga ways of promotion, okay? And yan yung 98% of people is ganito yung ginagawa nilang promotion. Okay, so kung ganito yung ginagawa mo rin, kung gagaya ka lang din sa kanila, kumbaga, ihahalo mo lang yung sarili mo from the 98% of people na yon. Okay? So, our goal today is this one. The step two is to separate yourself from the 98% of people and place yourself above the competition. And using this strategy, you can gain attraction. Okay, so sa paanong paraan? Okay? So, sa paano magagawa yon? Okay? First of all, para magawa mo yon, kailangan magbigay ng mga valuable content sa target market mo. Okay? So, balik tayo dun sa graphic na ginawa ko kanina. Okay? Kung paano maya-apply itong step na to. How to place yourself above marketing competition and gain attraction. Okay? Simple lang. You need to solve problem. Okay? Okay? Kailangan mong gumawa ng paraan para makapag-solve ka ng problema ng tao. Okay, so, this is the best sentence for this. Okay, so, yan. Okay. Teach people how to solve their problem. Okay? This is the key point of this step, which is how to place yourself above marketing competition and gain attraction, is to teach people how to solve their problem. Okay? So, paano paraan? Kunwari, ito si James. Ito yung target market mo, ha? Okay? At malungkot siya dahil wala siyang kita. Okay? Kung matuturuan mo tong tao na to para kumita, okay, from sad, okay, to become happy, which is yun nga, happy, kung matuturuan mo to ng mga strategy kung paano siya kikita, okay, yan, okay, darating yung time, okay, na kokontakin ka ng tao na to. Dahil, alam mo yun, people follow leaders. Okay, na katulad mo, katulad ko, okay, katulad nila Edward, katulad nila JR, nila Raymond, okay. People, ang mga tao is naghahanap ng mga tao na makakatulong sa kanila. At kung gusto mo talaga na i-contact ka ng mga tao, kailangan mong malaman yung strategy nyo. Kailangan mong i-apply yung strategy na to, which is to teach people how to solve their problem. Okay? So let's say for example, paano mo magagawa to? Let's say for example, ano ba yung nalalaman mo ngayon? Okay? How to create a sale. Okay? Let's say for example, ako, ang
syempre, in order for you to create sale on the internet, kailangan mo syempre ng offer, okay? Kailangan mo ng unique system. Okay, kailangan mo ng matutunan kung paano mag-generate ng traffic or magpapunta ng tao papunta dun sa offer mo. Okay? And syempre, kung paano mo sila may co-convert into sale and kung paano ka makapag kung paano magagawang fans yung mga tao na to. Okay? And vice versa. Okay? So, yan yung pwede mong i-offer. Kunwari, ikaw, may offer ka, okay? Instead na ang way mo ng pagpupromote dito sa offer mo is join now, dito malaki ang kitaan. Okay? Pwede mong gawin na yung offer mo is a solution. Okay? Parang ang ipapakita mo is yung benefit, okay, na maitatap or makakatulong dito. Okay? Pwede rin na system kung marunong ka na. Let's say for example, yung mga itinuro namin from the past webinar, mga system which is lead capture pages, mga autoresponder. So pwede mong gawin yun. Yung mga natutunan mo ngayon, pwede mong matap yung mga tao na to, okay, para i-contact ka. Pwede ka magturo sa mga tao dahil ito yung way kung paano ma-attract yung tao. Kumbaga, kailangan mo muna magbigay. Okay, give first before take. Okay? Give first before offer something. Okay? That's the key point, okay, of this strategy. Okay? Para nang sa ganun, hindi ka maging tunog hard seller sa mga tao. Okay, you need to teach people how to solve their problem. Okay, so sa paanong paraan, okay? Mag-post ka ng mga valuable information, okay, sa group pages or kung gusto mo dito na lang sa, kahit sa timeline mo lang. Okay? Or gumawa ka ng fan page and kung mapapansin mo, itong fan page ko is may nagbibigay lang talaga ako ng mga valuable information. Ayan, nakakapag-gain ako ng mga comments, ng mga likes and siyempre, nakapag-gain din ako ng result dito and dito ng income. Okay, dahil ayun nga may mga nakapag-gain ako ng attraction at nagsisimula na silang i-contact ako and tanungin kung paano sumali sa grupo ko or something. Okay? Something like that. Okay, so basically ganun mo lang gagawin yung step na to, okay? So, you need to place yourself above market competition. Kumbaga, ilihis mo lang or ibahin mo lang yung strategy mo dun sa mga common strategy na ginagawa ng mga marketers sa panahon ngayon. Which is yun nga, yung spamming, yung mga auto-post na, alam mo yun, kumbaga, parang hindi naman, spamming is yung nagsasend ka ng message sa isang tao na hindi ka naman niya pinapayagan na magbigay ng promotions or hindi ka naman niya pinapayagan or hindi ka naman niya tinatanong about your opportunity. Spamming ang tawag doon. At hindi yon advisable for our industry. Okay? Dahil, kumbaga parang, unethical way of marketing yon. So, kailangan mo matutunan is yung mga, alam mo yun, yung mga strategy na to, which is yung, kung paano mo ma-attract yung tao na to. At nang sa ganun, ma-attract mo sila at mag-inquire sa'yo at posible na bumili, okay, doon sa business mo. Okay, so, teach people how to solve their problem, okay, using your post, okay, using blog, okay, let's say for example, yun nga, yung mga tinuro ni Mon kahapon, yung tinuro ni Edward last week, okay, so pwede mong gamitin yung mga strategies na natutunan mo na from the previous webinar, okay, para ma-apply tong strategy na to. Okay? Nang sa ganun, makapag-gain ka ng attraction. Okay? So, your goal, kung bakit mo gagawin tong bagay na to, okay, is to gain attraction. Okay? And, ito rin mismo yung ginawa ko na tumulong sa akin to gain attraction and to create sale. So, kung i-apply mo tong strategy na to, which is to teach people how to solve their problem using your content, okay, using your strategies, information na nalalaman mo sa ngayon kung magbibigay ka muna sa mga tao, okay, ng mga valuable information, sila na mismo yung lalapit sa'yo, kukontakin ka nila, at posible na, alam mo yan, mag-inquire and bumili ka agad ng products mo, okay? So, now, para makasigurado ka na
na makapag-generate ka ng sale, okay, from the people na mag-inquire sa'yo, you need to do this step 3. Okay, ano ba yung step 3 natin? Okay, so matatapos na tayo. Okay, so step 3 natin is this. Okay, simple lang. Okay? Create sale without being moron or a hard seller. Okay? hindi mo kailangan sa industry na to, hindi mo kailangan ng hindi mo kailangan maging hard seller dahil may mga paraan kung paano mo ipepresent ng maayos ang business mo. Okay? So let's say for example, this online marketing, hindi mo kailangan na i-manual yung pagpepresent sa ng business opportunity or ng offer mo. Meron tayong mga tinatawag na videos, katulad din nito, meron tayong mga webinar. Pwede mong gamitin yung tool na to, yung mga information na to, or yung mga strategies na to, para nang sa ganun, till ito na yung mga tool or yung mga videos na to mismo, yung mag-convince or gagawa ng paraan para ma-close mo yung mga tao. Okay? Pwede rin na pag nag-inquire sila, pwede mong sagutin yung mga katanungan nila. Pero meron akong formula na gustong ibigay sa inyo kung paano sasagutin yung mga taong mag-i-inquire sa inyo. Okay? So, remind ko lang muna, step 1 is to know your target market. Okay? Kung medyo naguguluhan na kayo, first, step 1 is you need to know your target market. Okay? 2 is to gain attraction or magbigay kayo ng valuable information sa kanila to gain attraction. And step 3 is this. Okay? Close them. Okay? Create sale without being a hard seller. O, so, paano ang paraan? Okay, ito yung formula na gusto kong gawin nyo rin. Okay? Kung paano nyo ipepresent yung business nyo. Okay? Let's say for example, alam nyo yung target market nyo, natapon nyo sila, nakapag-gain na kayo ng attraction, nag-inquire na sa inyo. Ito yung kailangan nyo gawin. Okay? Ask them. Okay? Okay? So, yan. Ask them. Okay? Pag nagtanong sa inyo how to join, ask them. Okay? Kumbaga, yun yung pinaka-best way para na sa ganun, ma-lead mo sila into close. Okay? So, merong first part kung paano magagamit yung formula na to. First part is this one. First part is, pakita mo. Here's what I've got. Kung ano yung... Bro, di kata naka-screen share. Ay, hindi pala ako naka-screen share. Sorry. Yan, so ito yung first part. Ito yung first part, yung, ano na, yung formula to create sale without being a hard seller. Okay, so pag once na meron ka ng target market, na-attract mo na sila, nag-inquire na sa inyo, ito yung gagawin mong formula. Okay? So, ask them. Okay? Pag nagtanong sa inyo, ask them. Okay? Question. Okay? Pag nagtanong sa inyo, magtanong din kayo. And ito yung kailangan mong gawin. Okay? Yung first part is, here's what I've got. Papakita mo sa kanila, ipepresent mo sa kanila yung business mo. Okay? By asking. Okay? Second is this. Second part is, ipakita mo na kung ano yung benefit or here's what it will do for you. And third part is here's what you do, you're gonna do next. Okay, kita pa ba? Okay, so first part is here's what I've got. Second part, here's what it will do for you. Okay, here's what you gonna do next. Okay, kumbaga, ito yung next na kailangan mong gawin. So first part, ask them, here's what I've got, kung ano
kailangan ito may pakita mo kung ano yung offer mo, okay, by using questions. So pwedeng ganito, let's say for example, may nag-inquire sa iyo, okay? So first part is pwede mong tanungin kung napanood niya yung, let's say for example, alam mo na ba yung presentation or kung nasa network marketing or nasa internet marketing, okay? We use video, so pwede mong itanong kung napanood niya na yung video, napanood na ba talaga niya yung video. Sabihin nun, hindi pa, kung hindi pa, okay, ipapanood mo, make sure na napanood niya yung video. So yun yung first part. Kailangan malaman niya mismo kung ano yung pinopromote mo. At hindi niya malalaman yun kung hindi niya napanood yung video. So yung first part, kailangan ma-make sure mo na mapanood niya yung video na video ng presentation ng business opportunity mo. Okay? So yun yung first part, and then next pag napanood na niya, okay? Kailangan ipakita mo naman sa kanya kung ano yung benefit na makukuha niya dun sa offer mo. Let's say for example, yun yung second part natin, which is here's what it will do for you. Okay, ito yung mga benefit na makukuha mo using question pa rin. Okay? So, let's say for example, ganito, napanood niya yung video, ibig sabihin nakita niya talaga yung benefit, okay? Ngayon, i-remind mo lang sa kanya or ipakita mo sa kanya kung paano siya matutulungan. Pwede mo siyang tanungin na kung ano yung pinakamaitutulong sa iyo ng offer na to. Okay? Kung sakaling naging part ka na ng business or ng company na to, ano yung pinakamaitutulong sa iyo nito? Okay, kumbaga siya na yung magbibigay sa iyo ng benefit. Okay? And then pag nakita mo na willing talaga siya na gawin yung business at willing siyang nagawin or sumali sa business na to or dun sa business opportunity na pinopromote mo, proceed dun sa third part ng formula na to, which is here's what you gonna do next. So i-instruct muna sila how to join or something, na i-instruct muna sila kung paano sasali or kung paano bibili ng products and services mo kung hindi pa nila alam. Okay? So basically, yun lang yung three steps na kailangan maintindihan. Okay? So para hindi ka hindi mo kailangan na maging hard seller sa kanila. Okay? Kailangan mo sundin yung formula na to. Kailangan mo ng tamang tao para sa business mo. Second is, kailangan mo maging attraction sa mga tao na to or sa target market or sa mga tamang tao na to. Kailangan mo silang ma-attract. And third is, make sure na i-close mo sila. Okay? Make sure na i-contact ka nila and ma-close mo sila. Okay? So yun lang. So basically, kailangan mong i-apply to para sa ganun, maging profitable yung Facebook account mo. Okay? Ito yung formula na kailangan mong gawin. Okay? So you can use your Facebook account, group post or dun sa mga group post, sa mga group pages, pwede ka makapag-attract ng mga tao doon. Yung mga active user ng Facebook group, pwede mong i-add yun. For connection, okay, or pwede ka rin mag Facebook ad, mag-gain ka ng likes and i-build mo yung fan page mo, okay, to have the right target for your market. And then next thing is to gain attraction, kailangan kontakin ka ng mga tao na to. And para magawa mo yun, you need to teach people how to solve their problem. And then pag nakapag-gain ka na ng attraction, i-apply mo yung formula how to close a sale. Okay? Without being a hard seller. Okay? So that's it. I hope marami kayong tutunan. At kung may magulo, pwede nyo, kung may hindi kayo naintindihan, pwede kayong magtanong sa akin ngayon. Okay? So, yun. Ito bro, my first question si Ruth. As lang po, Coach Mac, tama ba na ipasok ang prospect sa group chat? No. For me, an ethical way of prospecting yun, kumbaga parang ang gusto mong mangyari is pinipilit mo na i-attract yung tao or offeran yung tao sa community mo, or parang pinipilit mo na isali siya sa community mo na hindi, wala namang approval ng tao. So, an ethical way yun, hindi ko may advice na gawin yun, gawin mo yun. Pero kung ano naman, kumbaga, kung sa tingin mo targeted na siya,
Ay, kung meron kang group page, kung meron kang group chat na alam mo yun, yung community niyo is positive or hindi naman yung alam mo yun, yung promote lang ng promote ng business or ng offer, pwede. Pero kung as much as possible, kahit hindi mo naman gawin yun eh. Okay, siguro sa mga members mo na lang, pag members mo na, saka mo ipasok sa group chat mo. Pero kung mag kung gagamitin naman group chat para sa prospecting, medyo kasi magli-live lang yun. Medyo isporbo sa kanila yun. Okay? May tatanong dito si Maria, paano daw ako mag-join? Maria, may send ko ng email sa iyo. Maya-maya, kung kailan yung email na papadala namin sa iyo. At doon mo malalaman kung paano ka maka-join sa team at kung paano ka magsisimulang kumita using yung aming system and by promoting our opportunity and products, okay? Ito may question si friend. Paano kung naka-data lang ang client, paano niyo mapapanood ang video at ano rin ang tawag dyan sa pad na sinusulatan mo? Okay, so yung sa paano kung data na naka kung naka-data lang ang client, paano niyo mapapanood ang video? Okay, so ang may advice ko dyan, kaya nga ang kailangan clear sa iyo kung sino yung target market mo. Okay? Kasi kung yung target market mo is yung mga naka-free data lang talaga, hindi siya ganoon ka-targeted and ayun na. Ang target lalo na kung ang promotion mo is gumagamit ka ng video tapos di rin pala niya mapapanood, so baliwala rin. So ang masasuggest ko is to write to attract or to have the right prospect for your business, including that na kailangan na meron siyang internet connection kung gagamitin mong internet talaga. Okay? At kung gumagamit ka ng mga videos. Tungkol naman dun sa pad, ang sinusulatan ko is pen tablet, ang tawag ito. Mag-search ka lang sa Google, pen tablet. Okay? So, yun. Ayan. Meron ba mga katanungan? Kung may mga katanungan, pwede nyo nang itanong. Bro Edward, nasagot mo na to, no, yung kay Maria. Okay, nasagot niyo kay Maria. Kaya lang ah, nagbabasa ako ng mga questions, no? Wait lang. Tanong ni Ed Nazarene. Oo. Pwede mong i-search mismo dun sa Google or dun na sa extension ng Google Chrome. Okay, sa Google Chrome, pwede kang mag-search nun. Anong tawag ba dun sa ano na yun, extension na yun. Kill News Feed ang tawag dun sa script na yun or dun sa extension na yun, Ed Nazarene. Ayan. Tanong din ni Ryan, yun, same lang dun sa sagot ko kay Edna Sirin.
Tanong ni Eugenio. Coach, sa FB fan page kasi di ba hinihingi nila ang website mo? Paano kung wala ka pa niyan? Paano tayo gagawa ng website para may boost mo ang page mo? Okay, so sa pag-create ng Facebook fan page, oh, hindi mo kailangan ng website. Okay? Kumbaga, pwede ka makapag-create nun. Okay, kahit wala kang website. Okay, so ayun. Tanong ni James, Coach, may Coach Mo. Mo ba to? May. pwede ba pagka-add ko ng target prospects, add ko agad sila sa group ko tapos post all ng value? Pwede na ganun, pero make sure na nakapagpaalam ka pa rin sa kanila. Okay, para sa ganun, ma-inform sila na in-add mo sila doon sa group na 'yon para hindi sila magreklamo kung ano butong lumalabas sa newsfeed ko. Okay? Parang, ano ba itong, wala naman ako sinalihan ng ganitong group pa. Okay, so para hindi nila makita na parang napaka-hard seller naman ito, sobrang gustong-gusto na talagang in-add pa niya ako sa group page na ito para lang promote ng ganun. Okay, so basically, pwede mong gawin yan pero as much as possible, makapagpaalam ka pa rin kahit pa paano. Okay, yung sa ano naman kasi pag inad mo sila as friend sa group pages, okay, so sa mga group pages pag nag-add ka ng mga active members doon, makikita din naman nila sa timeline ngayon eh, makikita nila sa timeline mo, ay makikita nila sa timeline nila, okay, yung mga posts mo, okay, dahil friends mo sila, okay, so meron kang pagkakataon for 5,000. Ayun nga lang, hindi siya ganun kabilis. Compare sa fan page and sa mga paid ads. Pero kung gusto mong ng libre, pwede mong gamitin yung strategy na yan. Tanong ni Shin, ano ulit yung name ng, ano, parang sobrang interesado kayo dun sa plugin na yun, ha? Okay, so, Kill Newsfeed, ang tawag doon sa extension na yun ng Google Chrome, may Kill Newsfeed. Okay. Tanong ni Salvador, advisable po ba gumamit ng auto-liker sa fan page? Okay? Ang goal kasi natin is, pwede kang gumamit nun kung gusto mo, pero ang goal kasi natin kung bakit tayo nagpapalike for our fan page is to connect with the people with the same interest. Okay? Ngayon, kung auto-like lang, kumbaga parang hindi mo madedetermine kung talagang gusto ba nila na i-like yung fan page mo. Eh kumbaga yung fan page mo kasi sa Facebook, isa to sa mga baluarte mo. So kumbaga dito ka magkakaroon ng authority, okay? Hindi authority gaya ng sa blog site or sarili mong website. Pero dito sa fan page mo kasi kumbaga soft opt-in na yan. Soft leads mo na yan. Kumbaga parang consider na yan as lead. Pero hindi pa siya ganun ka hindi siya kasi hindi siya mai-compare dun sa quality leads ng email marketing. Kumbaga parang ano pa rin. Kumbaga ang kailangan mo lang gawin is kaya mo ipinapa-like yung fan page mo para makakonek ka sa mga tao with the same interest. Okay? Tama. Parang ganito 'yan eh. Parang yung auto-like, parang makikocompare mo yan sa ganito. Sabihin natin, kumandidato ka, no? Tapos nanalo ka sa election, ang daming bumoto sa'yo,
pero yung mga boto mo hindi pala totoo. So nangyari, nanalo ka nga sa eleksyon, pero nagalit yung tao. Ginawa nila, in-impeach ka nila, tas kinulong ka nila. So parang ganun yung auto-liker. Okay? Baga, in-automate mo eh, na wala hindi nila talaga gusto or walang approval from them. Medyo... hindi legit. Ganun. May mga video training po ba kayo about social media marketing? Yes! Okay, one of our product, which is online prosperity training, is yun, nag-o-offer kami. Yun yung mga lessons, which is social media marketing. And yung isa namin is yung advanced strategies, internet marketing strategy, which is Traffic and Sales Conversion Academy. It's all about generating traffic or kung paano ka makakapagpapunta ng massive number of people papunta sa website mo at kung paano mo sila may convert into sale. Pass na mo lang dito, medyo. By the way, yung kanina yung nagtatanong si Maria, tinatanong niyo paano mag-join. Maria, check mo yung email mo, may sinend ako na email, andun yung link na pupuntahan mo para malaman mo kung sino yung kukontakin mo at kung paano ka makakasali, paano ka makakapagsimula ng iyong online business. May nagtatanong dito, paano ko ma-access yung OPT ko? Hindi niya daw mabuksan yung account niya. Ang gawin mo, partner, kontakin mo yung ating support. Eh, makikita mo yun dun sa mismo homepage natin. Puntahan mo yung website, ignitionmarketingteam.com. Si Razel, gustong bumili ng TSCA. Kahit wala pang result, okay lang po ba? Actually, kung wala ka pang result, mas kailangan mo yun. Okay, dahil it will teach you, it will equip you with more knowledge na pwede mong magamit. Basta ang gagawin mo, kapag inaral mo siya, make sure na i-apply mo siya, ha? Okay, Razel, pwede mong bilhin yun. Okay, actually, sa lahat ng mga hindi pa nakakabili noon, make sure na bilhin yun as soon as possible. Yung mga ano na yun, yung mga training doon. Okay? Anong ni... ano to? Franklin... Narinig ba ako? Lakas ng ulan? Narinig. Ang tanong ni Franklin is, may bayad ba sa FB yung pag-promote ng FB page? Yes! May bayad yun. Okay, pwede kang siguro minimum of 100 to 200 per day. Pero makapag-gain ka na rin ng ilang likes okay, para dun sa fan page mo. Para makakuha ka ng mga right audience for your business. To friend, paano po ba ma-avail yung online prosperity training? Friend, gawin mo, i-check mo yung email mo. May pinadala kaming email at link no, na pupuntahan mo. Puntahan mo yung email mo, tapos i-click mo yung link. May mapapanood kaya video and then malalaman mo rin kung sino yung pwede mong kontakin para makapag-purchase ka ng online prosperity training. O kaya kung nakapag-create ka na ng account, no, yung inactive or free account, gawin mo, login ka lang dun sa account tapos i-click mo yung join now. Ito tanong ni Rowan, ano po ang effective FB ads na ginagamit nyo para makakuha 100 cash prospects. So ito yung pag-uusapan natin sa susunod na webinar ko. Ay, sa mga susunod na webinar ko, kailan ba yun? Ito. So yung isa sa mga topic ko is yung sa May 25, actually yung ano, pinaka exact date kung paano ko ituturo yan, Rowan. Okay? Kung paano mo gagamitin or i-maximize at kung paano mo gagamitin ang Facebook ad for effective conversion, lead generation and sales conversion. Okay, so ituturo ko yan doon sa May 25. So doon natin pag-usapan yan. Okay? Okay, Razel, welcome. Sabi ni Sancho, para sa new affiliate member ng IM, paano po ba magsisimula para i-promote ang product ng IM? Kung nag-i-start ka pa lang, Sancho, ang pinaka-best na mga advice namin sa iyo is pag ipasadahan mo muna yung mga trainings natin. Okay? Especially yung Freedom Pledge,
Tapos yung online process, aralan mo muna yan para kahit paano, meron kang foundational knowledge, no, bago ka magsimula. Okay, parang magsisilbi na bala mo eh. Kumbaga para kang pagpupunta ka ng gera, di ba, dapat kailangan may mga armas ka, may mga bala kang dala. Parang ganun din sa business, no, kailangan i-equip ng handa. Okay? Tapos kapag inaral mo din yung training, yun din yung magbibigay sa iyo ng mga ideas and step-by-step instruction kung paano ka makakapag-promote, paano ka magma-market, at kung paano ka makakapag-create ng result sa business mo. Alright, Sancho, yun ang gawin mo, ha? Si Chona, may question. I'm a member of Alpha Attraction Marketing. Need ko po ba mag-join din sa Ignition Marketing para sa affiliate commission? Chona, that's a great question, no? Thank you so much. And ang sagot dyan, ang Alpha Attraction Marketing kasi is separate, no? Hiwalay siya, hindi siya part ng Ignition Marketing. Basically kasi yung Alpha Attraction Marketing is hiwalay sila. So kung gusto mo i-promote yung opportunity at products ng Ignition Marketing, tapos gusto mo ma-leverage yung income or system namin, yung commission system namin, kailangan maging member at maging team. Okay, so kung decided ka na mag-take ng action, kung nakita mo yung benefit ng Ignition Marketing tsaka yung kayang i-provide na opportunity sa iyo nitong ating team, ating community, may sinend ako na email. Okay, check mo yung email mo at andun yung instruction kung sino yung kukontakin mo at kung paano ka makakapagsimula as an affiliate member of Ignition Marketing. Okay? Promote yung webinar natin para bukas tsaka next Wednesday, yung ano mo, yung next series sa yung webinar serye. Ano bro? Webinar tomorrow tsaka sa next webinar mo, Wednesday. Ah, okay. Tomorrow, ang webinar natin. Wait lang ha. Copy lang yung schedule na. Okay, so make sure bukas na maka-attend. Ito, may link din dito. So, i-ano ko lang din para i-screenshot ko para nang sa ganun natin makita nyo. Saan ba yun? ito. Nasa chat box yung link. Yes. Pasend nga sa akin, bro. Ito, i-share ko na lang din yung screen ito. Ayan, so shit. Sa screen. Ito, bro. Ayan. So, ano natin, for tomorrow's webinar, ang topic natin is, ang title ng topic natin for tomorrow's webinar is the online cheat code that you can use to attract 200 plus prospects every day in your business. Okay, so ang speaker natin dito is walang iba kundi isa sa pinakamalupit natin na coach and leader from this community, Mr. Raymond Gerald Tabake. Okay, so para mas ma-detail niya kung ano yung mga matutunan niyo bukas. Okay, so bigay ko yung mic kay Bro Raymond Gerald Tabake para ipaliwanag kung ano yung mga matutunan niya for his session tomorrow. Bro? Okay, ayos. So thank you doon sa pag-introduce doon bro Mau or coach Mau kasi actually nung diniscuss kayo ni bro Mau, sobrang excited ako na malaman niyo rin 'yon kasi ito rin mismo yung mga tinuro niya sa inyo. Okay, yan rin yung mga mismong tinuro niya rin sa akin nung nagsisimula ako, kayong
tamang approach sa Facebook at saka yung mga how to solve the solution. I mean, how to solve the solution and how to solve the problem of your prospect, okay, by teaching. At ito yung nakakatuwa dito kasi bukas, gagawin natin para siyang case study. Gagawin ko yung mga natutunan ko kay Coach Mau, okay, mga natutunan ko sa kanya, ipapakita ko sa iyo mismo kung paano ko siya in-apply at paano ko siya nagkaroon ng resulta dun sa in-apply ko sa tinuro niya. Okay, so, ayan, nakakatuwa talaga na malaman nyo to kasi ito mismo rin nagkaroon sa akin ng parang breakthrough idea. Okay, na alam na in-apply ko siya, tapos nung in-apply ko siya, dun dumami yung prospects ko, dun din dumami yung sales ko. Kasi, syempre, sa business natin, kailangan natin ng prospects para magka-sale. Okay, so tinawag ko tong online cheat code kasi parang ano yan eh. Okay, parang yun, binigay sa inyo ni Bro Mau, okay, binigay sa inyo ni Coach Mau yung blueprint. Okay, yung blueprint o yung parang ano eh, parang strategy mismo. Okay, pero para pabilisin yan, okay, para ma-apply mo siya ng maigi, parang may ginawa akong parang cheat code dyan na kung paano ko siya in-apply. So itong online cheat code na to, okay, para mapabilis sa'yo, okay, para mapabilis sa'yo yung resulta kung paano mo i-apply yung mga tinuro niya sa'yo. Okay, parang alam mo to, parang may ibibigay kayo, diba sabi kanina sa lesson kanina ni Coach Mau na, yun, give something free, okay, give muna bago ka mag-get. At kapag naging ganun yung mindset mo, ganun mo pinatakbo yung business mo, okay, talagang doon ka magkakano naman eh, ng tamang resulta eh, okay, doon mo makukuha yun eh. Okay? So eto, ipapakita ko lang sa'yo kung paano ko in-apply yung mga tinuro niya sa akin. Okay? Talagang parang case study yung gagawin natin bukas. So I'm very excited talaga kasi gusto ko rin talaga na ma-model nyo to para magkaroon din kayo ng napakadaming prospects. Okay? So I hope talaga na kapag i-share ko sa inyo to, ma-apply nyo rin. Ayun lang nga, may pagka-konting technical siguro. Okay? May pagka-konting technical siya pero ayun, igagabay ko naman kayo bukas sa ating ano. Hindi siya magiging parang formal na ano na knowledge base na formal na nakaupo ka lang diyan. Okay? Siguro oo, nakaupo ka lang diyan pero katalagang ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung business ko, paano ko siyang paano 'yun. Okay, para mapadami pa yung resulta ko dito sa business na 'to. Okay? So kung sino man ang very excited na magkaroon ng maraming prospects sa tamang paraan na walang pilitan katulad ni Coach Mau kanina, sinabi ni Coach Mau kanina na walang pilitan, walang hard selling na magawa mo, 'di ba? Imagine mo 'yun. Magawa mo yung mga prospect mismo magtatanong sa'yo kung pwedeng sumali or yung alam mo yung sobrang taas ang tiwala niya sa'yo na pakikinggan ka niya. Kasi dito talaga sa marketplace natin, yun yung pinakamahirap talagang makuha is yung attention ng tao na makilig sila sa'yo. Kasi unang-una sa lahat, wala silang tiwala sa'yo. So, itong online cheat code na to, parang pwede mo ito i-apply sa strategy mo. Okay, para mapabilis mo yung tiwala nila sa'yo. Okay, so I'm very excited talaga na i-share sa'yo to. Kasi ito yung makikita mo talaga kung paano natin i-apply, okay? Or paano mo i-apply itong mga tinuro ni Coach Mau. At saka syempre yung mga strategy din na ginagamit ko, masishare ko rin sa inyo. So I hope you're really excited for tomorrow. So, Bro Edward, dyan ako magwe-webinar bukas, no? Sige, bro. So, Sige. So yun lang naman, yun lang naman kaya very excited ako. I hope nandito ka pa rin sa mga napupuyat dito sa webinar natin. I'm really excited for you kasi narinig mo to at alam mo kung ano yung matututunan mo bukas. So I hope to see you there tomorrow. Okay, so yun, kita-kita sa ating webinar. Si Marcos, tsaka si Duterte, excited sa webinar mo bukas, bro. Patay tayo dyan. Katawan na lang. Ano naman, So tomorrow nga yung kay Raymond and then gaya ng sinabi ni Bro Edward, next Wednesday is meron naman akong webinar and my topic is all about how to use pain and pleasure to start getting the result you want. Okay, so gusto mong maintindihan mo na alam mo yun, may mga bagay na nakumipigil sa'yo para mag-take ng action. Let's say for example, yan, isang katutak na yung mga information na ipakita namin sa inyo, mga na-share namin sa inyo from the previews, from the current webinar session na ipinablish namin from the previous webinar session nila Bro Edward, nila Bro Raymond, nila JR, nila Resty, nila Uchay Real Ninyo, ni Mon kahapon, okay? Bakit, alam mo yun, maraming tao na alam na nila kung ano yung mga results na pwedeng, ay, ano yung mga information na kailangan nilang i-apply na pwede, na posible magbigay sa kanilang resulta. Pero ba't hindi sila gumagawa ng action?
So dito, matututunan natin kung paano natin i-conquer yun. Or kung paano natin, kung paano tayo gagawa ng action, kung paano natin ipupush yung sarili natin, at kung ano yung mga paraan, kung paano mo i-conquer at gumawa ka ng action dun sa mga information na intindi, na napupulot mo. Okay? From the past, from us, from other mentors, kung paano mo full control yung sarili mo or yung mindset mo, okay, about taking action. So basically ito yon. So sa session on May 18, 2016, you will learn what assists you to take action, okay? Doon din pag-uusapan natin kung ano yung mga bagay na napumipigil sa'yo para gumawa ng action, okay? How to conquer it, kung paano mo aalisin yung pader na pumipigil sa'yo para makapag-take ka na ng action, okay? How to gain full control of your life, parang sa ganun, hindi ka bumalik dun sa situation na may humaharang sa'yo. And syempre, kung paano magagamitin yung pain and pleasure, okay? Meron tayong activity or parang mini workshop, okay? Using this webinar session na to next year. Next week, pag-uusapan natin yan. Yun yung mga pagbubulay-bulayan na pag-uusapan natin for this lesson. Okay, so I hope to see you and umattend kayo dun sa webinar session na yun. Okay? Okay, so that's it for this evening, guys. Hopefully, i-apply nyo agad yung mga nakuha nyo mga idea sa inyong business. Just be consistent sa mga action na ginagawa nyo. Talagang i-produce lang, no? Produce lang ng action. Your action, kung gusto mo ng resulta, no? You need to, kailangan mo ng action, no? Dahil yung action nyo yung magpo-produce ng resulta. Okay? Guys, be consistent lang. Apply nyo lang yung palagi ng mga tinuturo sa inyo. Ha? Okay? On a daily basis, meron tayong mga training and hindi tayo nagte-training para lang matuto, no? Kailangan yung mga natututunan nyo, ina-apply nyo sa inyong business. Okay, guys? So, yun. See you again tomorrow. Keep taking action, consistent, massive action. At we wish you success and we wish you results, okay? So, bye-bye. And good night sa inyong lahat. More power, by the way, dun sa mga hindi pa bumoboto dun sa poll natin about sa ating August 27 event. But mag-ano kayo dun? Bumoto kayo dun. Okay? Okay? So, ayan, guys. Thank you so much. And Coach Mau, thank you so much for sharing that very valuable Facebook strategies. I'm sure maraming natutunan itong ating mga members, even at yung ating mga guests. Doon sa mga guests na hindi pa member, okay, at kung gusto mong matutunan kung paano rin kami kumikita online by applying these strategies na natutunan nyo for this evening, make sure na i-check nyo yung email na niregister nyo. Okay, make sure na i-check nyo yun dahil may... Okay, so thank you so much for coming. More power and God bless. Bye-bye. Thank you, guys. Bye.